te gramo. Y ellos ya está. Puta init. Yung sinasabi ko, mga utol, di ba? Oh, para sa respeto daw kasi, no? Hindi ko alam kung anong pinigla. Para sa respeto daw kasi. Matagal nang patay si Bale. Yun yung adlib. Anong kinalaman ni Bale? Di ba? Kung hindi nyo po alam, si Bale po ay yung parang medyo negra. Yun, eto mga utol, bago. Mula sa Bebe Boys. Smuglass, BJ Prowell, Colitugista, Bebe Boys. This band. At syempre, alam naman nating lahat na ang Bebe Boys ay nasa kalabang parte ng mga na ilan sa Donggalo na artist. Okay? And napakarami nito nakatira, no? Pero sa totoo lang, talagang etong mga to, eh, yung pag Bebe Boys na tinatawag, talagang ano na sila eh, yung makukulit. Alam mo yun, sila yung mga nagpaparody, mga utol. Pero yung, eto si BJ Prowell, eh, talagang beatmaker. And si Coley, o si Billy Tugista, eh, talagang rapper po yan. Membro yan ng 187 Mobsta. And then, syempre, ayan, si Smuglass, alam niyo na. Pero yung title, mga utol, na ano ko eh, This Band. So double meaning na agad, this band. Pwedeng ano eh, no? Tumitira na banda or naghiwalay, 'di ba? This band, pag na this band yung banda, edi hiwalay-hiwalay na. Pero painggan na natin kasi gusto ko na rin malaman kung anong lalamanin nito. Okay? At kung bakit this band. Balikan nga natin. Ibig sabihin, tira nga, ano? So, this band, kaya this band. At, syempre, naiintindi ako na no, bakit this band. Kasi, tunog banda to malamang dahil intro pa lang. DJ Prowell on the beat. Mura agad yung ano eh. Ang ganda sana ng chorus eh, no? Ang ganda nung pinakatono, yung melody nung hook ni Smuglass. Kaya lang, nagmura siya doon sa ano eh. So, ibig sabihin ay, basta alam nyo na kung sino naman ang mga kalaban nila Smug at ng Bebe Boys, okay? Sa mga tinitira nila. Pero, iba yung inaasahan ko sa narinig ko. Kasi, ang Bebe Boys talaga, ano eh, alam mo yun, ubod lang ng kulit nung mga letra o ubod. Madalas nga hindi nila pinapatugma eh, 'di ba? Okay? Mga utol, pero papakinggan natin ha, kung ano mang kalalabasan nito. Tuloy na natin. Parang ginawa nila 'yan. Para soundtrack ng anime yung tugtog eh. Diba parang ganon eh. Yung pinaka, anong tawag doon? Idea. Para soundtrack ng anime. Diba parang ka na nanonood ng anime na may soundtrack. Kaya lang yung soundtrack niya, this. Tanda ko ba nung tayo ay nagtitirahan? Tanda-tanda nyo na, pero hilig nyong makipaghilahan sa mga bata ay galit. Ano eh, no? May nangyari, ano, may nare-recognize akong tono, melody. Parang ano, no? Chiksilog, no? Ng Kamikaze. Pero, syempre, medyo iba siya. Pero yung melody, halos dumidikit doon sa Chiksilog ng Kamikaze. And yung sinasabi niya ni BJ Prowell, ganun pa rin, no? Yung paano nila sinasabi sa rap, no? Na, ano ba, bakit ba kayo galit sa mga bago? Bakit ba kayo galit sa... Bakit ba kayo galit? Yeah. Pero ito'y tingin ko ha, direct kung ka... Sabihin nyo, mali ako. Ito'y direct ng tira sa mga kalaban nila na nasa Donggalo. Okay, mga utol, malinaw na malinaw yung liriko. Wala naman silang ibang patutungkulan itong ganitong kanta. And this is BJ Prowell, o, di ba? Tuloy na natin. Sherry na gumawa ng beat.
Ayan yung mga ano, ayan yung mga signature ng Bebo Boys, yung kagaya ng mahuli mo. Yung mga pang-asar bata, yun, malakas mang urat. Sobrang lala. Sa totoo lang ako, kung Bebo Boys, makakalaban mo sa diss track, parang ayoko. Sa totoo lang ha, mga utol, real talk yun. Kasi ano walang nila eh. Ano ba yun? Imamak ka lang nila, parang kinaklown ka lang nila. Yung clowning neto mga to, ang lakas. So, pwede silang, lisensyado silang hindi tumugma. Tapos ikaw gagalingan mo, gagandahan mo yung tira sa kanila. Ikaw na, sila naman, bababuyin lang nila yung tira nila sa'yo kahit hindi, nila, hindi sila tumugma, pang-asar lang. Aling Menchi lang eh, talo ka na eh. Diba? OG1 pa lang, talo ka na. Eh, membro ng Bebo Boys sa OG1, wala ka na masasabi. Pangalahatan ng pandigmaan na yun, diba mga utol? Nagpapaulan yun ng bulalakaw na pabaliktad. Diba? Doon pa lang. Ibig ko sabihin, hindi ano eh. Alam mo yun, iba yung makikipag-asaran ka sa Bebo Boys, matatalo ka lang. Parang ganun lang. Yun ang ano ko ah. Yun ang ano, malinaw na senaryo na ikita ko. Kasi iba yung clowning nila, mga utol. Iba talaga yung clowning nila. Talagang ano nila to eh. Forte nila yung mga parody nga, diba? Yung ginagawa nila. Ganun. Nagpapatawa talaga sila. At ako, isa rin talaga ako sa, kahit nung wala pang distract, pinapanood ko yung mga ginagawa nilang parody. Kasi, at saka yung mga comedy nila. So, talagang pinapanood ko sila. Kumbaga, hindi bilang kakilala o mga kaibigan. Pinapanood ko sila bilang ako'y manonood lang. Gusto ko lang ma-entertain. So, tinitingnan ko paano nila ako ma-entertain. So, talagang nagagawa naman nila yun. Especially sa mga kanta. Okay, tuloy na natin. Boys na lumalaban sa inyo. Kami ang anti-virus sa hip-hop. Kami ang anti-virus sa hip-hop. Parang niya na sinabi na yung mga kalaban nila ay virus, no? Yun ang sinasabi ni BJ Prowell dito. Buti na lang may Bebo Boys. Diba? Ano pa rin eh, no? Talagang makulit pa rin talaga yung mga liriko. Yun lang, yun naman talaga dapat pala, pinapanatili nila, no? Yung comedy nila. Kasi kung mawawala yun, hindi na sila yung Bebo Boys. Okay? Kapag pag sumeryoso sila, hindi na Bebo Boys yan. Okay? Tuloy na natin. Kaya sa inyo ngayon kamusta? Pagkatapos nyo sa amin na matusta. Sa dinami-dami nyo walang umubra. Kay OG1 pa lang tapos na. Ayan talaga, real talk, no? Kay OG1 pa lang tapos na. Totoo yun. Hindi mo kayang labanan si OG1 sa dis. Sa totoo lang, mga utol. Real fucking talk. Why? Kasi siya lang yung nakakaintindi ng lingwahe niya. Okay, siya lang nakaintindin. May sarili siyang lingwahe. Kung speed rap, OG1 na pinakamabilis. Para sa akin, ha? Sino bang bibilis pa kay OG1? Panglahatan na pandigmaan na nga, ba? Diba? Siya lang ang bukod tanging rapper, si Master OG1, ang nagra-rap na siya lang ang nakakaintindi. Okay, kaya hindi mo siya kaya. Diba? Kahit siguro mga alien, hindi kakayanin to si OG1. Ganong kalakas. OG1 lang sa kalam, no? Tuloy na natin, mga utol. Napapansin nyo, napakaganda ng vibe ng beat. Ganong kahusay si BJ Prowell na gumawa ng beat. Napakatagal na po nito na gumagawa ng beat. Parang mga 2005, 2006. Gumagawa na to ng beat. Okay, mga utol. So, talagang mahusay, masasabi ko mahusay na tong beatmaker. Tuloy na natin. Oh, ngayon ano na? Kala nyo siguro kami gaya nyo na. Gusto nyo nang murahan, huwag kayong magunahan. Ito sabay-sabay nyo nasaluhin. Putang ina nyo. Putang ina nyo. Putang ina nyo. Tingnan mo na, tingnan nyo mga utol ah. Pansinin nyo lang ah. Ito, fact talaga. Seryoso. Sa mga naipagtirahan sa Bebo Boys, talagang hindi rin nila, hindi nila, pinapaulanan sila, kaya silang paulanan ng Bebo Boys. Gaya nga ng sabi ko, kasi yung sa kanila ay comedy, clowning, no? Na alam mo yun, hindi pwedeng makipagtirahan ka ng letra sa letra sa kanila kasi hindi yun yung forte nila. Hindi sila makikipagsabayan sa iyo doon eh, 'di ba? Hindi sila seseryoso sa iyo. Sa madalit sabi, hindi ka nila seseryosohin, pero lalabanan kanila sa forte nila. Okay?
So doon pa lang, parang magdadalawang isip ka na. Tingin ko dito ha, tingnan natin kung sino didisback dito. At pag tingin ko, pag may dumisback dito, merong uulan na, uulanin ka na, uulanin niya ng dis ng galing sa Bebe Boys, di ba? Kung napapansin nyo lamang, utol, tuloy na natin. Tanda ko pa nung panahon pa ng distrakan. Butang ina, di ko alam kung anong pinaglalaban. Para sa respeto daw kasi. Tignan mo, yun yung sinasabi. Putang init, yun yung sinasabi ko mga utol, di ba? Oh, para sa respeto daw kasi, no? Hindi ko alam kung anong pinagla, para sa respeto daw kasi. Matagal nang patay si Bale, yun yung adlib. Anong kinalaman ni Bale? Di ba? Kung hindi nyo po alam, si Bale po ay yung parang medyo negra na nasa Okay Ka Fairy Ko, na sitcom nila Vic Soto, 'di ba? Na si Enteng Cabisote, na eventually naging Enteng, kaya nagkaroon ng Enteng Cabisote ay galing po sa Okay Ka Fairy Ko. 'Yun. Si Bale ay isa sa mga karakter doon, o isa sa mga ano, yung kulot na half African American, 'yun na Pinay. Hoy, patay na pala si Bale. At yun ang tanong, yun ang sinasabi ko kanina pa. Kung papakinggan yung Bebe Boys, sometimes most of the time it doesn't make sense, pero matatawa ka dahil doon. Ayun, kagaya noon. Anong kinalaman ni Bale sa respeto? Ang anong kinalaman ng kamatayan ni Bale sa respeto, mga utol? Yun lang, tuloy na natin. Yun. Doon pa lang, yun pa lang. Tuloy na natin. Respeto ka ba, pre? Para lalong high blood din. So yun lang talaga yung purpose nila, no? Asarin yung ngayon. Yung parang ganun talaga yung purpose. Asarin lang, ay buti na lang may Bebe Boys para mang-asar sa inyo. Parang ganun. Tuloy na natin. Yung ngayon kamusta? Pagkatapos nyo sa amin ay matusta. Sa dinami namin nyo walang umobra. KOG1 pal lang tapos na. Ang galing. Ay ina, sinong gumawa nitong comic na to? Galing, mga utol, si OG1, oh, master talaga siya eh. May panira siya parang kay Cyclops, oh. Ayan, mga utol, ah. Oh. Oh, ito si Billy, oh. Oh, si BJ Prowell, may hawak na ano. May hawak na boombox ba to? Ito si Cyclops siya, oh. Tinira niya robot, oh. Ang galing, oh. OG1, oh. Idol talaga eh. Tuloy na natin. Tapos na pala. Ba't ang haba ng ending? Ah, okay. Well, anyway, mga utol. Ayun. Kaya wag niyo nang asahan. Yan, that's Bebe Boys, no? Featuring with Smuglas. This band. Ito lang ang masasabi ko. Wag niyo nang asahan na ang Bebe Boys ay gagawa nung kantang seryoso o seseryosohin yung mga bagay-bagay. Kasi pag sineryoso nila yan, hindi na sila Bebe Boys. Pwedeng si Koli Tugista mag-rap. O si BJ Prowell mag-rap o kumanta ng mga kung ano-ano. O si Smuglas hindi naman membro ng Bebe Boys, no? Pero wag niyo nang aasahan na gumawa sila ng mga seryoso pag Bebe Boys 'yung naka-title. 'Yun ang ibig ko sabihin, kasi 'yan talaga yung pino-portray nilang imahe sa Bebe Boys. Okay, kaya ako nasabi na napakahirap katirahan nitong mga 'to, dahil ano lang eh, alam mo 'yun, yung parang batang inaasar ka lang nila, 'di ba? Hindi ka mananalo sa asaran kung, 'di ba? 'Yun ang sasabi ko. Unless ganun din yung gagawin mo sa kanila. 'Di ba? Unless paparehasan mo sila ng estilo.
sa Bebe Boys. Okay, mga utol? And that's this band from Smuglas, BJ Prowell, Kulturgista, Bebe Boys. Ayo, mga utol, maraming salamat. Muli ako si Target. In behalf of the Real South Pride Production, marami pong salamat sa inyong pagtangkilik. Mag-iisandaan na tayo. Tapos sunod dating i-hit yung 1 million. Kaya sumama ka na sa aming kilosan. God bless, mga utol. Mag-iingat. Stay safe at saludo ako sa inyo lahat.